Yes, guys, itong video na to ay i-review natin yung Aura Network. So, ito guys ay ilalabas pa lang. Ngayon ay aalamin natin kung ano bang meron dito. So, isa itong layer 1 na blockchain, okay, sa nasa Cosmos yung ecosystem niya. So, ngayon guys, Aura Network is a scalable, agile, and effortless layer 1 blockchain with a comprehensive ecosystem built accelerate global NFT adoption. So, parang nakafocus to. Pwede kang mag-create ng mga NFT dito sa Aura Network na to. So, check natin. So, panoorin natin. Tignan natin kung ano ba yung potential nitong Aura Network na ilalabas nila this coming July. So, dito, makikita nyo dito sa pinakababa. Okay? So, vertical and horizontal scaling, powerful and easy for developers. So, powered by Tendermint, BFT Consensus, supporting in DeFi, GameFi, and SocialFi. So, ito yung isa sa kwan nila. So, tapos, meron silang NFT spacecraft for brands. So, pwede kayo mag-create ng mga NFTs nyo dito. And ito nga yung isa mga maganda rito sa Aura Network is home of NFT owners. So, ito yung pinakaparang tahanan talaga ng mga NFT owners. So, pwede nating i-check, guys. So, ilalabas pa lang to. So, ito yung pinaka-ecosystem ng Aura Network, develop NFT projects in a new built-in ecosystem, support both newcomers and crypto-native users, can integrate to a fully-fledged metaverse, mint NFTs in great bulk. So, ito yung feature na meron po dito sa Aura Network. And dito sa baba, makikita nyo sa kanilang website. Ito yung website mismo. Okay, ito yung mga partners niya, okay, or backers nila. So, Walang iba, yung isa mo yung pinakamaganda dito, yung Qcoin Labs. Parang yung launchpad to ng Binance din. So, ito ay meron din silang. Ito, Impossible Finance, yan din. Mamaya malalaman natin yan kung paano yung launchpad nila. And NGC Ventures, Coin98 Ventures, ito yung mga partners nila, Kiber Ventures. Ayan, mga matatagtag na yan na mga nagsusupport sa mga bagong blockchain. Okay, so ito yung roadmap ng mismong Aura Network. So, quarter 3 ng 2022, mainnet release. So, magkakaroon sila ng mainnet. Governance tool, integrate with C98 ecosystem, IBC enablement for native token. So, quarter 4 ay NFT game support, first NFT use case, and ito yung 2023 IBC enablement, NFTs, first metaverse integration, enterprise blockchain collaboration, and NFT game launch. Okay? So, ito yung teamwork or team members nila. So, ito yung pinaka-founder, si Jiang Tran. And Yamato Tran, co-founder nila. At saka si Steve Nguyen, yan po yung pinaka-co-founder din. So, ito yung mga advisors. You can check this one sa kanilang website. And pwede nyo makita yung kanilang white paper dito. Ngayon, guys, itong Aura Network, ay meron na rin siya sa, check natin dito sa ICO Drops. So, makikita natin, okay, so magkakaroon ng IDO ngayon June, sabi niya. Okay, so check natin. Ayan, so makikita niyo yung ICO drops dito, parang launch din to, or parang makikita niyo yung available. Ticker Aura, so BEP20, so sa Binance din. ICO token price is 1, Aura is equals to 0.065 USD, and fundraising goal is 750,000, and total tokens is 1 billion. Short review lang pala to. Okay. Ayan. Or ito yung pinaka, dito yung pinopost yung mga IDO at saka mga ICO. Dito sa ICO drops. And dito sa Impossible Finance, ito yung parang launchpad ng Binance. Pero dito nila ilo-launch. Okay. Dito sa Impossible Finance. Okay. So makikita nyo dito sa website, nandito siya. Aura Network Plus IDEA Bonus Allocation. Pero ngayon, makikita natin kung ano ba yung pinaka-check natin yung So, ito yung pinaka-program na, or ito yung presentation dun sa Impossible Finance sa Aura Network. So, makikita natin. So, Impossible Finance plus Aura Network. So, ito yung parang parang kung din to, launchpad ng Binance. Itong Impossible Finance. Dito nila inilo-launch yung mga bagong ilalabas ng mga crypto. Yan. So about Aura Network, ito yung kanina, binasa na natin to. Pero ang maganda yan, so,
parang aims to expand the limits of NFTs currently seen within the cryptocurrency and Web3 space through integrating and adding solutions that help introduce the use of NFTs across additional and existing industries. Our network vision is to create one-stop destination for minting, evaluating, querying, and transacting of NFTs by providing infrastructures that help foster, nurture the whole NFTs as a whole, from minters, secondary buyers, and so talagang ang itong Aura Network ay pang talagang yung NFTs. Okay, parang yan yung focus nito. Okay, so ito yun, subscription timeline. Staking period nila is, ewan ko, ano ba to? June 9, okay, 2 PM, pero yung launch is 7:25, July 25, 10 AM, UTC yung maglo-launch sila. After completing KYC, stake IDEA into Impossible Launchpad staking contract which will record users. Ito yun. So, purchase period, July 25 hanggang July 27. Subscription will open at this time for eligible users for approximately 24 hours depending on BSC block time. So, depende sa Binance Smart Chain. Users may elect to purchase any amount of Aura up to the allocation derived from staking period. So, alam nyo guys, no, pag ganito, pwede kayong sumabay. Maraming mga ganito yung strategy nila. Pag may bago, dyan sila bumibili. Itong mga staking, bibili na sila. Kasi once na nailabas yan sa Cocoin Labs, sa Binance, or sa lab mismo ng yung launchpad, mabilis lumaki. And then, benta mo rin mabilisan. Okay? Exact timing and details to be confirmed by our network closer to time. Users will be able to claim their Aura tokens on the Impossible Launchpad. So, makakuha pala kayo ng Aura tokens sa Impossible Launchpad. Diyan kayo makukuha. Pero, baka July 28 na. Exact timings and details. So, alam nyo guys, marami na akong kinita sa ganito, yung mga launchpad. So, masali ako dyan and then, meron silang ibinibigay. Kasi, pag nandyan na yan sa mga exchangers or mga malalaking cryptocurrency exchangers or market, yan pwede nang lumalaki yung price. Mabilis lumaki. Sobrang laki. Kaya, pag may ganito, take advantage nyo. Okay, kaya pinapakita ko to. So, quick metrics, ito yon. Public sale token, 1 Aura is 0.065. Eh, baka pag naging piso yan, no? Ilan yan? Total token supply is 1 billion. Launchpad sale hard cap, 750,000 split into multiple pools. Standard, 390, unlimited. So, makikita nyo yan. Whitelist, 100,000. So, 100%. Okay, so, listing price is 0.065. Valuation nila is $65 million. Staking subscription and sector nakalagay dyan, NFT. Okay? So, check nyo na lang. So, what people say about our network? Ito yun. So, may mga comments sa kanila. Then, nandito yung mga frequently asked questions. What blockchain is Aura Network? There are two types of Aura native currency. Aura native token or Aura coin. On Aura Network blockchain. So, may sariling din silang blockchain. Those tokens will be issued when Aura mainnet launches. So, kapag inilabas na siguro yung mainnet nila, so, pwede nang gamitin nila yung mismong sarili nilang blockchain. Aura token on other blockchains, those tokens will be issued first as BEP20 token on the Binance Smart Chain. Ganyan naman eh. Una, ginagamit muna nila yung smart chain ng, halimbawa, Binance. And kapag lumabas na yung sarili nilang mainnet, doon na ipapalitan na nila or itatransfer na nila yung mga tokens nila doon sa mismong mainnet nila. Okay? So, magta-transfer yata ang tawag doon. Okay? What is the circulating supply of Aura tokens? The supply for Aura native currency on all blockchain is capped to 1 billion. So, limited lang siya sa 1 billion. What is the Aura token used for? Before Aura mainnet launches, Aura tokens on other blockchains can be used for providing liquidity. After Aura mainnet launches, Aura tokens can be converted to Aura coin. You can use Aura coin for staking, providing liquidity, governing, paying transaction fees, and other services on Aura mainnet. Okay, so where you can buy? It is planned to list Aura tokens on both centralized exchanges and decentralized exchanges. So, pag sinabing centralized, yan yung mga parang Binance, KuCoin. Decentralized, ito yung mga yung pwede yung exchange lang.
Is there any airdrop program? Yes, there is. So, meron ding airdrop. Diba? May mga training na rin ako dati na airdrop is libre yan. More information on this will be released. How does Aura Network differ from other chains? Interoperability is everything. As a chain tailored for NFTs, talagang NFTs yung parang gamit nito. Aura provide robust end-to-end solutions and purpose-built networks that enable NFTs swapping. Ayan, ito yung meron dito. So, ito yung mga links. Ilalagay ko dyan sa description para makita nyo kung anong meron dito. Or yung mga link na kailangan nyo sa para makadecide kayo kung i-take advantage yung itong Aura. So, sabayan nyo na guys kung ito, nakita natin, maganda. Pwede nyo i-take advantage sa 27 pa naman. So, pwede nyo pag-ipunan and magiging available yan sa Impossible Finance. So, ito lang yung aking marireview dito sa Aura Network. Sa akin, for me, ang Aura Network naman is ayos, parang ayos sa akin. So, tayo rin mismo, itatry natin to. Kasi, parang layer 1, tapos magkakaroon sila ng mainnet. Kapag lumabas yung mga yun, bumubulos sa itong cryptocurrency na yun. So, once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching. See you on my next video. Thanks and bye-bye.